welcome back ulit sa aking kusina ngayong araw, guys. Magluluto ako ng kaukamo. Yung pork feet. Ayan, guys. Napakalaki niya, guys. So, huhugasan lang natin to, guys, ha. Ayan. Hugasan natin sa mainit na tubig. Ayan na, guys, yung ating pork leg. So, tanggalin na natin, guys. At patutuyuin natin. Ito, guys, ang sangkap sa pagluto ng kaukamo. Ito yung ating star anise. Ito yung ating cinnamon stick. Ito yung ating bawang. At ito yung ating coriander roots. Ito yan, guys. Ayan. Yung ugat niya, yun ang isasahog natin sa pagluluto. At ito naman, guys, yung ating pata. Ayan. Kinuha ko lang, guys, yung laman. Pinutol ko yung wala ng laman para mas mabilis ko siyang lutuin. At nandito, guys, mayroon tayong paminta. Ayan, pamintang buyan, guys. Didikdikin natin yan kasama ang bawang at itong coriander roots. So, ayan. At ang pata naman na to, guys, kailangan natin siyang lagyan ng mantika. Ayan, guys, kung makikita nyo, guys, makintab na siya kasi ayan, nilagyan ko siya ng mantika. Ito na, guys, yung ating bawang, yung ating pamintang buo. Ayan, guys, at yung ating coriander roots. So, dikdikin natin to, guys. Dikin natin itong mabuti. Guys, ayan na yung ating pork leg. Kailangan natin siyang iprito. Yan. Kung makikita nyo, guys, kailangan natin na antayin na mag-golden brown siya ng konti yung kanyang balat. After malagyan natin siya ng mantika kanina. So, hinaplos lang natin yung mantika. Nirab lang natin dito. At pagkatapos yan, ilalagay natin sa kawali at antayin natin na mag-brown yung kanyang balat. So, ayan, guys. Ayan na, guys, yung ating pork leg. Medyo brown na siya. So, kailangan antayin natin ng ilang minuto pa para pantay-pantay yung kanyang pagkaka-brown bago natin siya iluto. Inalis na natin, guys, yung ating pork leg. Ayan, guys. Yan. Ang laki niya, guys. Ang bigat kaya niyan, guys. So, ayan. Set aside natin yan, guys. At ngayon, ipiprito na natin or igigisa na natin yung ating dinikdik na coriander roots at saka yung bawang at paminta. So, ilalagay na natin siya kung saan natin niluto yung ating pork leg. Igisa lang natin, guys, hanggang lumabas yung kanyang napakabangong amoy. Ayan. Okay, antayin natin, guys, na mag-brown yung ating bawang at coriander roots para yung amoy niya mabangong-mabango. At syempre, malasang malasa. So, ayan. Ayan na, guys. Mabango na yung amoy niya at brown na yung ating bawang, coriander at paminta. So, ngayon lalagyan natin, guys, ng brown sugar. Ayan. Ayan. Tatlong teaspoon siya, guys. D
Then, lagyan natin, guys, ng 1 teaspoon na 5 spice. Now, ibabalik natin, guys, yung ating pork leg. Yan, guys. Para ma-absorb niya yung amoy ng mga ingredients na iginisa natin. So, ayan, guys. Ayan lang natin, guys, ma-absorb ng pork leg yung ating mga ingredients. Ngayon, guys, add natin ang soy sauce. Oyster sauce. Ito yung ating black soy sauce. Ayan, guys. Ang bango-bango na ang ating pork leg or ang ating cow kamu. So ngayon, guys, lagyan na natin ng tubig. Then lagay na natin yung ating cinnamon stick at star anise. Yan. At pakukuluin natin yan, guys. Ayan, guys, kumukulo na siya. So, i-transfer ko na siya sa aking mahiwagang pressure cooker. Ayan, guys, yan. So, lagay ko na dyan, guys. At iluluto natin siya sa pressure cooker ng 40 minutes. Nasa loob na yan, guys, ng pressure cooker ay yung steam ng ating coriander. Ayan na, guys. 30 minutes muna, mamaya 10 minutes more. Ayan. Ayan na, guys, yung ating pork leg. Ayan. Ang lambot, guys. So, ayan. So, ngayon, ibabalik ko siya, guys, sa kawali para palaputin yung kanyang sauce. Ayan. End na siya. End. So, ayan, guys. So, ang lambot. So, ayan. Ayan na, guys, yung ating pork leg after nung 30 minutes sa ating pressure cooker. Nilagay ko at ibinalik ko siya, guys, sa kawali. Yan. So, ayan. Binalik ko siya, guys, para palaputin yung kanyang sauce. At nag-add ako, guys, ng fried tofu. Ayan. Kasi paborito yan, guys, ni Busing. Yung may tofu. Kaya minsan itlog yung nilalagay ko. So, ngayon, ito po yung nilagay ko, guys. Kasi darating yung kapatid ni boss dito, sila mag-dinner. So, ayan, may special naman akong ulam para sa kanila. So, ganyan, guys, kasimple ang pagluto ng Thai cow kamu recipe. Yan, guys. Ang sarap niyan. Ang bango-bango, guys. Grabe. So, try nyo, guys. Ayan na, guys, ang ating cow kamu Thai recipe. Ayan, guys. Ready to serve na ang ating Thai cow kamu recipe. Ang ganda, guys, at ang bango-bango. Sabi ng bossing ko na perfect ko na raw yung lasa. Talaga, guys, pinag-aaralan ko ang bawat recipe na pinopost ko. Hindi po biro ang magluto, pero kapag matyaga ka at
mapagpasensya ka, talagang makukuha at makukuha mo yung lasa niya. So, ayan guys, mayroon na naman akong panibagong recipe na inaibigay sa inyo. Sana may natutunan ulit kayo. At kung bago pa lang kayo guys sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share po. Thank you!